Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsampa ng kasong murder si Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa 15 pahina na inihain ng abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong sa Office of the Ombudsman, nakasaad na sina Remulla at Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang ang utak sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at maging sa middleman na si June Villamor. Nakadetalye sa reklamo ni Bantag na inutos ni Remulla sa drug lord na si Herman Agoho na humanap ng killer para patahimikin si Lapid. Si Agoho anya ang nakipag-ugnayan kay Villamor na siya namang kumontak sa grupo ni Joel Escorial. Tinukoy din niya si Katapang bilang kasabuat ng kalihim para siya ang madiin sa naturang kaso na tinawag niyang isang grand conspiracy. Bukod sa murder, ipinagharap din si Remulla at Katapang ng reklamong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at conduct unbecoming of a public official. Secured na ang loans ng Pilipinas mula sa China na nagkakahalaga ng $201.8 million o higit 11 billion pesos para sa infrastructure projects ng administrasyon gaya ng tulay at flood control systems. 12 cooperation documents din ang nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at China sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, umabot sa $1.06 billion ang loan commitment dahil sa karagdagang pondo para sa mga proyekto sa bansa. Pumayag din ang China na maglaan ng karagdagang $218 million para sa iba pang proyekto. Posibleng magtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa susunod na buwan. Sa pagtatapos ng kanyang state visit sa China, sinabi ni Marcos Jr. na maaaring umalis siyang muli sa 2 ng Pebrero. Sa naturang biyahe, inaasahang makikipagkita ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida para pag-usapan ang isyu ng ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Si Marcos Jr. at Kishida ay unang nagkita sa New York para sa United Nations General Assembly noong Setyembre at sa Cambodia noong Nobyembre. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.